Jing, Bruce, Maha, pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga itatalakayin natin ang laban ng Jim Pricks at Maka Zoldyck sa nakaraan. At bago ko nga umpisan, ililinawin ko lang ulit na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction pa lamang. At kung interesado ka nga sa naging laban ng dalawa, eh tara na, umpisahan na natin to. At dito nga yan mag-uumpisa bago magtapos ang laban ng Jing at Zeno. Dahil nung tatamaan na nga si Lolo Zeno ng mga dragon na ginaya ni Jing, eh bigla na lang dumating si Maka Zoldyck at sa isang iglap, eh pinaglaho nga niya ang mga dragon ni Jim Pricks. Kaya dyan, eh biglang napatingin si Jing sa biglang dumating na yan. At bigla na nga lang nagsalita si Lolo Zeno at sabi nga niya na bakit naman daw yun ginawa ng kanyang ama. Eh kaya niya naman daw yun gawan ng paraan. At sabi na nga lang ni Maha na alam nga daw niya yun. Kaso nabuboring na nga daw siya sa nagaganap na laban. At mukhang nakapagpainit naman daw si Zeno kahit papaano. Kaya ngayon, eh siya naman daw ang magpapainit. Kaya nagsalita na si Zeno na mukhang hanggang dito na nga lang daw muna ang kanilang laban. At sabi nga ni Jing na sayang naman daw. At tanong na nga lang niya kay Zeno, eh kung tinamaan nga daw kaya ito ng mga dragon kanina, eh buhay pa nga daw kaya ito ngayon? At sagot nga ni Zeno na 100% nga daw na buhay pa rin siya kahit na tinamaan siya nun. Pero interesante nga daw ang Nen ability ni Jing dahil kaya na itong manggaya ng abilidad ng iba. At sagot naman ni Jing na hindi naman daw yon ang kanyang Nen ability at yun nga daw ay isang natural na abilidad lamang na hindi niya pa ginagamitan ng Nen. Eh kung tutusin eh wala pa daw yon. At sabi na nga lang ni Zeno na medyo mayabang nga daw ang batang ito. At dito na nga mag-uumpisa ang laban ng Jing at Maha sa nakaraan. At dito nga nagsalita na si Jing mga idol at sabi niya na ngayon nga daw eh sino na ang kanyang makakalaban. Ikaw ba? Sabay tingin siya kay Maka Zoldyck. At si Maka Zoldyck nga eh hindi nagsalita at nakatingin nga lang sa kanya. At pagkatapos nga niyan, eh bigla na lang may tumawag kay Jing. At napatingin nga sina Zeno at Maka at Netero. At yan nga yung walang iba kundi si Silva. At dyan nga napangiti si Jing at sabi niya, nakamusta na nga daw. At sagot nga ni Silva na okay lang daw at kakatapos nga lang daw ng kanyang misyon. At nalaman nga daw niya sa bantay ng gate na may bumisita sa kanila ngayong araw. Kaya agad nga daw siyang pumunta rito. At habang nga nag-uusap ang dalawa, eh nakatingin lang sa kanila ang tatlong lolo. At sabi nga ni Netero na mukhang interesante nga daw ang pagtatagpong ito. At sabi naman ni Zeno na paano nga daw kaya ito nakilala ng kanyang anak. At si Maka Zoldyck naman, eh hindi nagsalita at nakatingin lang siya sa dalawang bata. At dito nga ipatuloy na nag-uusap si Jing at Silva. At sabi nga ni Jing na malakas daw pala talaga ang angka na pinagmulan ni Silva. At dagdag niya pa na nakalaban ko ang ama mo kanina. Grabe pala mag-init ang tatay mo. At dyan ngayon nabigla ng bakagya si Silva at sabi na nga lang niya na talagang kakaiba nga daw itong si Jing. At dyan ngayon biglang sinabi ni Jing na ngayon nga daw eh ang lolo naman daw ni Silva ang kanyang kakalabanin. Kaya dyan eh nabigla ulit si Silva at sabi nga niya na sandali lang Jing dahil ang kanyang lolo nga daw ay lubhang napakadelikado at wala pa nga daw ang nabubuhay sa lahat ng mga nakalaban nito. At dagdag niya pa na kahit sa training pit nga lang daw eh hindi nito napipigilan ang kanyang sarili na tapusin ang kanyang kalaban. At dyan ngay binabalaan talaga ni Silva ang kanyang kaibigang si Jing. At sagot nga ni Jing na ganun ba? Nakakatakot naman pala ang lolo mo. Lalo tuloy akong ginaganahan na makita ang kanyang kapangyarihan. At dyan ngay wala nang nagawa si Silva. At sabi nga ni Jing na ano lolo, umpisahan na ba natin to? At dyan nga sagot ni Maka, maganda ang pinakita mo kanina bata. Kaso nga lang, hindi ako interesado sa'yo. At dyan nga ay sobrang angas din ni Maka Zoldyck mga idol. Dahil kahit sobrang ganda ng pinakita ni Jing laban kay Zeno, eh hindi man lang siya nagka-interest dito. At dahil nga sa sinabi ni Maka na yan, eh napangiti ang alamat na Hunter at sabi niya, na ganun ba? Pero muntikan ko nang mapatay ang anak mo kanina. Nakangiting sabi ni Jing.
Kung ganun, kulang na kulang pa pala ang pinamalas ko kanina. Subagay, wala pa naman talaga akong pinapakita. Maangas na naman na banat ng alamat na hunter. At sagot na nga lang ni Maka na kahit sinong nilalang nga daw na may antas sa pakikipaglaban. Eh hinding-hindi nga daw mamamatay sa napakawalang kwentang atake na ginaya ni Jin kay Zeno. At dyan nga mga idol, eh talagang kakaiba itong si Maka. Dahil kahit kakayahan ng kanyang anak, eh sinasabihan niya na walang kakwenta-kwenta. At ika niya pa, nakala nga daw siguro ng batang ito na sineryoso na siya ni Zeno. Dahil ang katotohanan nga daw, eh hindi pa nilabas ni Zeno ang kanyang tunay na lakas. Pero dahil nababoring na nga daw siya sa laban, kaya pinatigil niya na ito. At dagdag pa ni Maka, pero kahit mapatay mo man ang aking anak, eh wala pa rin namang magbabago dahil hindi pa rin ako interesado sa'yo. At dyan, ngayon napangiti na naman ang batang Jing. Pero sobrang tindi rin talaga ni Maka Zoldyck mga idol. Dahil kahit mapatay pala ni Jing si Zeno sa kanilang naging laban, eh hindi pa rin siya rito magiging interesado. Meaning lang mga idol na hindi basehan ang lakas ni Zeno para humanga siya sa isang tao. At matik lang na wala sa kalintingan niya ang lakas ni Zeno. O sa madaling salita, eh sobrang layo ng agwat niya sa kanyang anak. At dahil nga sa napakaangas na banat ni Maka na yan, inapabulong na nga lang ang batang Jing at sabi niya na grabe naman itong si Lolo, masyadong hambog, tumatanda na kaya ito paurong. At nagtanong na nga lang si Jing at sabi niya na bakit kanino ka ba interesado Lolo? At sagot naman ni Maka na walang iba nga daw kundi sa binansagan na pinakamalakas na hunter sa kasaysayan. At dyan ngayong umiti na si Chairman Netero at nagkatingin na sila ni Maka Zoldyck. Pero bigla na nga lang humirit ang batang Jing at sabi nga niya na kay Tandang Netero ka pala interesado. Pero paano ngayon niya kung sabihin ko na kailangan mo muna akong harapin bago mo siya makalaban? At dyan nga sagot ni Maka, kaso nga lang pag naglaban tayo, eh baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at mapaslang ko ang iyong buhay. At pagkatapos nga niyang sabihin yan, eh bigla nang sumugod ang alamat na hunter at tinatake niya na si Maka Zoldyck. Pero bago pa nga tumama ang kanyang atake, eh bigla na lang nawala si Lolo Maka sa kanyang harapan. At nung gagalaw pa nga sana siya para hanapin ang matanda, eh laking gulat ni Jing dahil hindi na siya makagalaw pa. At tanong nga niya sa kanyang sarili na anong klaseng abilidad daw ba ito at bakit hindi siya makagalaw. At dyan ngayon talagang nakapokus sila Silva, Zeno at Netero dahil talagang kakaiba ang kapangyarihan ni Maka Zoldyck. Hanggang nagsalita na si Maka na anong pakiramdam bata at si Jing naman eh hindi makapagsalita at tila namimilipit dahil hindi nga siya makagalaw. At bulong nga niya na ano nga daw ba ang nangyayari? Isa daw ba itong paralyzed ability? At habang nga hindi makagalaw si Jing, ay patuloy sa pagsasalita si Maka na huwag na nga daw magpumilit pa ang batang ito. Dahil kung ito nga daw ay magmamatigas pa, ay baka hindi na nga daw niya mapigilan pa ang kanyang sarili at mapaslang ko ang iyong buhay. Pero habang nga nagsasalita si Maka, ay nabigla siya ng bahagya dahil bigla na lang nakagalaw ang alamat na hunter at sinugatan nga niya ang kanyang sarili sa pamamagitan sa pagkagat ng kanyang labi ng sobrang tindi hanggang ito ay dumugo. At dyan nga sabi ni Maka na talagang genius daw pala talaga ang batang ito at maliban nga daw sa galing sa pakikipaglaban, eh hindi rin daw talaga biro ang talas ng isipan ng batang Jing. At habang nga nag-iisip si Maka, eh bigla na lang sumugod ng sobrang bilis ang alamat na hunter at paiba-iba nga siya ng direksyon para malito si Maka Zoldyck. Pero si Maka eh nakatingin lang kay Jing at sila Silva, Zeno at Netero naman eh talagang nakapokus lang kung ano ang mangyayari. At nung malapit na nga si Jing kay Maka, eh bigla na lang siyang nag-switch sa likuran nito. Pero alam ni Maka na lumipat si Jing sa kanyang likuran. At nung siya ngay lumingon na, eh wala na naman si Jing sa kanyang likuran. At lumipat ulit ito sa kanyang harapan. At si Maka nga eh sobrang tamlay na sa batang Jing. At sabi nga niya na ano nga daw kaya ang gustong gawin ng batang ito. At kahit saan pa nga daw ito magpunta, eh kitang kita niya pa rin ito. At si Jing nga ipatuloy lang sa pagpapalipat-lipat ng pwesto hanggang tinuloy niya na ang kanyang isang atake. At si Maka Zoldyck nga ay nakatingin lang dito at sabi nga niya na sobrang bagal nga daw ng ataking ito. Pero nung iilagan niya na yan, ay laking gulat niya dahil hindi na siya makagalaw. At si Jing nga ay nakangiti at sabi niya na anong pakiramdam tanda na ikaw naman ang hindi makagalaw sa sarili mong kakayahan.
at hindi na nga nakaiwas pa si Mara at tinamaan na siya ng atake ni Jim Freaks. At talsik nga siya ng sobrang lakas hanggang tumilapon pa siya sa pader at halos nakabone na siya dito. At talagang gulat na gulat sila Netero sa kanilang nakita. At si Jim nga ay nagsalita na at hindi na nga daw makakagalaw pa si Lolo Mara dahil ang kanyang copy ability nga daw ay sadyang kakaiba at pambihira dahil once na makagaya nga daw siya ng isang abilidad ay mas malakas na nga daw ito kumpara sa orihinal na kanyang ginayahan dahil hindi nga lang daw doble o triple ang lakas nito pag siya na ang gumamit. Eh talaga naman mga idol, eh sobrang tindi niyan pag ganyan. At habang nga nagsasalita si Jing na imposible na daw makagalaw pa si Mara, eh bigla na lang siyang nagulat. Dahil bigla na lang may tumama sa kanya na napakalakas na suntok at talsik na ang alamat na hunter at sa kanyang pagbangon. Eh napangiti si Jing at talagang kakaiba nga daw ang lolong ito. At si Mara nga'y nagsalita na at sabi niya na ano daw ba ang gustong palabasin ni Jing na matatalo siya nito gamit ng sarili niyang kakayahan. At kahit nakopya pa nga daw ni Jing ang abilidad na yon, eh wala nga daw yung problema sa kanya dahil kaya nga daw niya itong kontrahin. Dahil ang kakayahan na ito ay galing sa kanya. Kaya tigilan na daw ni Jing ang mga walang kakwenta-kwentang kakayahan na pinapakita nito. At sagot nga ni Jing na ano daw ba kasi ang sinasabi ng matandang ito. At nilinaw nga niya ulit na hindi nga daw niya kakayahan ang copy ability. At yun nga daw ay isang natural na abilidad lamang na parang normal na physical na kakayahan na hindi niya pa ginagamitan ng Nen. At dagdag niya pa, pero kung gusto mo lolo, magtuduhan na tayo para magkaalaman na. At habang nga nagsasalita si Jing, eh bigla na lang may umatake sa kanyang likuran ng sobrang bilis at pinatulog nga siya nito. At yan nga yung walang iba kundi si Chairman Netero. At napatingin nga sina Silva, Zeno at Mara sa ginawa ni Netero hanggang nagsalita na si Chairman. Masyado kang mainit bata, pero masama naman daw ang pagiging gahaman at pagkakataon niya naman daw siguro ngayon para mag-enjoy at makapagpainit. Ngiting sabi ni tandang Netero. At si Silva naman ay agad nilapitan si Jing, pero biglang nagsalita si Chairman Netero at sabi niya na huwag kang mag-alala dahil pinatulog ko lang naman ang iyong kaibigan. Hanggang nagkatinginan na si Maka Zoldyck at Isaac Netero. At dito na nga nagtapos ang part 1 ng laban ng Jing Freaks at Maka Zoldyck. At abangan nyo na lang ang part 2 mga idol. At syempre, kailangan nyo ring abangan ang laban ng Chairman Netero at Maka Zoldyck sa nakaraan.